Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat, no? Iba ang pakiramdam. Andito tayo ngayon, no? Ang dami natin dito sa loob ng ating chapel. At doon sa iba na siguro nung mga nakakaraang buwan, mga nakakaraang taon, dalawang taon na tayong nasa pandemya, mapapansin niya na malimit ang ating altar ay puno ng mga bulaklak at mga dekorasyon. Ako nga kagabi, nag-ayos dito sa chapel ng ilang bahagi. Naku, napakabilis. Wala pang kalahating oras. Tapos na. Pero pag Sabado at nag-a-arrange kami ng bulaklak, naku, minsan dalawang oras, tatlong oras. Sabi ko, ay, salamat. Nakapahipahinga. Pero, actually, ito ay sinadya. Sinadyang maging ganito ang itsura ng ating chapel. Parang hinubaran, tinanggalan ng mga napakaraming palamuti dahil sa ginaganap nating panahon ngayon, ang panahon ng Kwaresma, na kung saan sa pasimula ay pinapaalalahanan tayo ng kapayakan, kasimplihan, hungkag, empty, yan, strip naked, hinuhubaran, pinagkakaitan, ginagawang abo. Yung abo wala ng property, wala ng buhay. Even our songs, our liturgy, our readings, the color na ginagamit natin ay nagpapaalala na may pinapasok tayong panahon. 40 na paghahanda sa pinakamahalagang kapistahan ng simbahan at ng ating buhay pananampalataya. Yan ay ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga ang pagbasa ay nagpapaalala kung paano ba pwede nating gawing masidhi, pwede nating gawing makabuluhan, pwede nating gawing makatotohanan ang pagpasok nating ito sa 40 na paghanda, pagbabalik sa Panginoon sa first reading, yun ang sinasabi sa atin. At paano natin ito gaganapin? Ano ang suggestions ng ating mga readings? O ito, sinasabi kay San Mateo, unang-una ay tayo ay magkaroon ng almsgiving. Ang ginawa ko, tinranslate ko sa Tagalog para madali nating matandaan. Letter L. Hindi ko na gagawing L ang kamay ko at baka naman sabihin nyo, si Father nag-E-L. Limos. Bakit? Ano ba itong paglilimos? Ano bang meron ito? Ano ba ang pwede nating makita sa sarili natin pag tayo ay naglilimos? Kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, ibig sabihin niyon ay tumanggap ka na ng biyaya sa Panginoon. At sa pagtanggap mo ng biyaya ay iyong ibinabahagi sa kapwa. Pagpapaalala na hindi tayo nagmamay-ari ng biyaya ng Panginoon. Tayo ay stewards, di ba? Yan ang sabi. At sa pamamagitan nito ay pinangangalagaan natin ang biyayang ibinibigay ng Panginoon nang sa gayon ay hindi lamang tayo ang makinabang. At sa pagbibigay sa kapwa, dito natin napapagtanto kung ano nga ba ang mahalaga. Ano nga ba ang pwedeng maiwan para sa akin? Later on, you will realize na kaya pala. Kaya palang magbahagi. Kaya palang makita ng kapwa ang kabutihan na ibinigay ng Panginoon. Lalo na sa mga taong may mga pakiramdam na parang pinapagdamutan na sila ng tadhana.
May mga ganung expression ng araw eh. Ang damot naman ika ng tadhana. But then, hindi nagdadamot ang Panginoon. Bagkos ginagamit tayong daluyan ng biyayang iyan. And when you give alms, you realize the blessing. But at the same time, when you give alms, you realize that life, blessings, should be shared. Malalayo sa iyo ang atensyon na hindi lang ikaw ang pinagpala. Subalit pinagpala din ang iba sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ng biyayang ibinibigay ng Diyos para sa atin. And to give alms, do it in a manner that nobody will notice. Bakit? Kasi napapansin naman ito ng Panginoon. O yun ang pinapaalala ni Matthew, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo ilagay yung mga donated by, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo ilagay sa isang supot ang iyong pangalan at iyong larawan. Sapagkat ang taus-pusong pagbibigay ay binibiyayaan. Hindi nga lang yun eh, sa aking reflection, biniyayaan ka na. Bago ka pa hingan. Bago ka pa makapagbigay na inaakala mong may babalik sa'yo, eh tila baga, inunahan ka na ng Panginoon. Nauna na ang Panginoon, binigyan ka na. And by doing so, patuloy na dumadaloy, pinapalitan ng Diyos. Yung emptiness natin, pagkabigay, actually, eh hindi emptiness yon. O nailagay ko pa nga dito sa aking note. Kaya yon, kung magbibigay, dapat ramdam. Ramdam ng bibigyan at ramdam mo rin yung konting sakit, konting kurot, konting aray, sapagkat may pakiramdam na may mawawala sa'yo at kailangan kong magtiis ng kaunti. Limos. Pangalawa, prayer. Dinaranasalate ko na rin para may L din tayo. Luhod. Pagluhod. Pagdadasal. Bakit? Sapagkat sa ating pagdadasal ay nagkakaroon ng pakiramdam na may mas nakahihigit sa akin. May mas makapangyarihan sa akin. At iyan ay ang Diyos. Di ba't ang pagluhod ay tanda ng respeto? Ang pagluhod ay tanda na ang nasa harapan mo ay mas nakahihigit sa iyo. Lord, I will empty myself of pride, of self-consciousness. Nang sa gayon, ikaw ang papalit. Ikaw ang papasok sa akin. At kung ang paglilimos ay may aray, ang pagdarasal ay pagdarasal na may ngalay. Nangangalay na ako. Sumasakit na ang aking tuhod. Hayaan niyong sumakit. Hayaan niyong mangalay. Sapagkat nangangahulugan na ang pakiramdam na ito ay bunga ng panahon na inialay natin sa Panginoon. Huwag lamang yan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagluhod. Kakalahati pa yung iniluluhod. Ay, siyempre, yun naman ay, kung sa mga nakaluluhod, ay kung meron ka namang sakit sa tuhod talaga, na hindi ka na makaluhod, pwede namang nakaupo. O kaya ay, ang sinasabi ko lamang dito, ang panahon na ibinibigay natin sa Panginoon. At ito rin, isa rin pagkahungkag, emptiness. I empty myself of all the pride, the power that I have in life. At sa harap ng Panginoon, sinasabi namin natin na Panginoon, ikaw ang makapangyayari sa lahat. Kung wala ka, wala rin kami. Pangatlo, L. Medyo dito ako nahirapan,
fasting. Ano ba ang L sa fasting? Pwedeng i-translate. Ha? Layo. Layo sa plato. Layo muna. O kaya gamitin yung maliliit na lang muna mga plato. Paminsan-minsan nakakatanggap pa rin ako ng mga ganun tanong eh. Father, paano ba ang full meal? Paano ba ang one meal, full meal a day? Ano ba ang kakainin? Bawal ba ang karne? Bawal ba ang ganito? Kung isda ang kakainin namin, ano bang isda ang kakainin namin? Yung mga blue marlin ba? Yung mga ganun, yung mga masasarap na mga sugpo at saka mga hipon. Ay, pwede rin, pero layuan ang plato. Bakit? Ano ang unang nararamdaman natin pag tayo ay nag-aayuno? Pag tayo ay lumalayo sa plato? Ayan. Simple. Gutom. Alam na mga fraters. Gutom. Bakit? Walang laman ng tiyan. Hindi ba? O may mas emptiness pa ba? Mamakahigit dyan? O kaya sa pag-aayuno, sabi ko nga, o sa paglayo sa plato, ay may layo na yung may kulo. Satyan. Metabang. Hindi ka kakain ng mga delightful to the eyes, to the palate. At dahil nagkakaroon ka ng physical hunger and emptiness, hihingin mo sa Diyos na, Lord, punuan mo kami. Punuan mo kami ng iyong presensya, katulad ng panalangin. And in fasting, dito natin marirealize of how fragile life can be. Hindi lang para sa atin, kundi para sa kapwa. Ano ba talaga ang pakiramdam ng magutom? Gaano kaya sa ating karami dito ang nagugutom? Baka wala. No. Yung nagugutom nang walang makain, ha? Yung nagugutom na hindi 5 times a day tayo kakain. O 5 times ba tayo kumakain? Parang hindi yata. Pagising sa umaga, may pandesal at saka kape. Hindi breakfast yon. Magkakape ka lang yon, ha? May breakfast pa. Dapat may kanin, may ulam, may tapsilog, may tosilog, may long silog. Tapos in between, alas 10, medyo ngunguya na ulit. Alas 12, ngunguya na ulit ng tanghalian. Alas 3, alas 5, alas 7. Ang dami! But then in this time of Lent, mamatay ng kaunti sa sarili. At isang paraan noon, ayan, yung L natin. Of course, it's the fasting, it's the abstinence, but for rhetoric's sake, paglayo sa plato. Sapagkat naniniwala tayo na sa pagganap nito, tayo ay mas mapapalapit sa Panginoon. At hindi lang naman barya ang ibabalik ng Panginoon. Ayan, sabi dito sa ating pagbasa, ibabalik yan ng Amang nakakakita sa atin. Ang pagbabalik ng Diyos, sabi nga sa Luke chapter 6:38, ay laging liglig, laging siksik, laging umaapaw. Ang pakikipagkasundo natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagdarasal, sinasabi naman sa 2 Corinthians, or a letter of Paul to the Corinthians, that Jesus is what lifts the veil of our faces to see God's glory more clearly. Sa pagdarasal natin, ay dito natin matatagpuan ang Diyos at makikita ang Kanyang mukha. At sa ating fasting, sa ating pag-aayuno, sa ating paglayo sa plato, ay dito natin makikita na may ibibigay ang Diyos sa atin na isang salo-salo. In Luke chapter 22, in Isaiah 25, in Matthew, and many parts of the Gospel.
ay pinapaalala sa atin na may naghihintay na kapistahan sa taong gumaganap ng kagustuhan ng Diyos. So hayaan nating magkaroon tayo ng counting emptiness ngayong Lent sapagkat pupunuan ito ng Diyos. Papalitan ng Diyos ang kawalan at pagkukulang. Papalitan ito ng Diyos ng tama at sapat. Kaya tayo ay maglimos, tayo ay lumuhod, tayo ay lumayo sa plato.